So ito naman yung ating mga panglaban na manok dito, game fowls. Yan sila oh, nagugutom na. Yan, alam na nila kung saan sila kakain. So ganyan lang kasimple yung ginawa nating kulungan. Ito ay epektibo kapag meron kayong mga manok na maagang nagpapaluan. So pagkatapos nilang kumain ay lalagyan naman natin yan ng tubig. So ito yung white leghorn natin mga ka-farmers. Mamaya bibigyan din natin ito ng vitamins, yung King's Vita Plus. Ilalagay lang natin sa tubig inumin nila. So bumalik na rin sila sa pangingitlog dahil nung mga nakarang araw ay huminto sila sa pag-itlog dahil pinurga natin. So ngayon, ito yung kanilang mga itlog. So yan, meron tayong tatlong itlog. Alright. So ito pala yung mga ina, yung ina ng ating crosses ng Rhode Island Red at saka yung three-way cross natin na white leghorn at saka barred duck, yung pinakita ko kanina. So 5 years old na sila pero nagpo-produce pa rin sila ng magandang lahi. Kaya hindi ko sila in-stop sa pagbe-breeding dahil maganda lang naman yung quality. So natapos na rin mapurga at mamaya bibigyan din natin ng vitamins ito para ma-recover yung kanilang pangangatawan at agad silang pwede natin gamitin sa breeding. At ito naman yung kanilang mga itlog. Yan, meron tayong tatlo dito. Yan o, ang gaganda pa rin ang quality ng mga itlog nila. Yan o, malalaki pa rin. So kaya napakagandang breed ng mga manok na ito. Alright. So ito rin yung ating mga black ostalorp mga ka-farmers na breeders. Mapapansin nyo meron ng rooster. So binalik na natin dahil nakapagpahinga na yan. So hindi lang umabot sa isang linggo. Siguro na sa mga 5 or 6 na araw yung pahinga niya. So binalik natin agad dito para makapag-breed tayo ng mga black ostalorp natin. So yung isa lang dito, yan, broody pa rin. So naglilimlim pa rin. So kailangan paliguan ulit. Although natapos na natin yung mapaliguan, napurga na rin. Pero hindi pa rin nawala yung kanyang pagka-broody. So papaliguan natin yan ulit siguro bukas. So ito, nangingitlog na sila. So dito lang sa lupa yung maabot. Ay nako. So ito mga ka-farmers, kaninang umaga nakakuha tayo ng tatlong itlog dito sa mga black ostalorp. At ngayong hapon meron tayong isa. So hindi pa natin pwede itong gamitin pang incubate dahil kakasalang pa lang natin ng rooster, so hindi pa ito fertile. Siguro pag-aabot ng 5 days, pwede na nating kolektahin yung mga itlog nila para i-incubate. So, mapapansin nyo, sa sahig rin natin nakuha yung mga itlog. Dahil nga dito sa pugaran, isa lang talaga yung pugaran dito. At meron yung isang inahin na naglilimlim o yung broody. Kaya siguro tatanggalin na natin to or papaliguan natin bukas para yung ibang mga manok dito makapag-itlog sa proper na pugaran. Alright. Ito naman yung grupo natin ng mga puti mga ka-farmers. So yung iba dito ay bumabalik na talaga sa pag-iitlog. So in fact pwede na natin silang kunin yung mga itlog nila para incubate dahil malapit ng mag-isang linggo silang magkakasama dito. So yan yung rooster natin na Orpington Blue. So ito yung mga itlog nila. So pwede na natin kolektahin yung mga itlog nila para i-incubate. So yan lang.
Ito naman yung mga native natin na mga manok. Shamo at saka yung upgraded native chicken natin. Although hindi tayo nagbe-breed nito dahil isasabay lang natin kapag nagbe-breeding tayo. Pero kailangan nating palitan itong rooster dahil babad na babad ito sa breeding. Kaya mahina yung similya at maaaring magresulta sa low fertility rate ng mga inahin natin dyan. So nangingitlog pa rin sila. Ito yung kanilang itlog, kukunin natin. Yan, dito sila sa lupa umitlog. Dahil yung kanilang pugaran na ubusan tayo ng dayami, walang dayami, kaya sa lupa sila nangingitlog. So yan rin yung ating nasa pre-range mga ka-farmers na mga inahin. At ito yung kanilang mga itlog na sa lupa lang. So hindi na sila umitlog dun sa kanilang pugaran. Itong isa oh, napakalaki. Itlog ng barred rock. Ngayon naman mga ka-farmers, magtitimpla tayo ng King's Vita Plus na ihalo natin sa ating inuming tubig. Ito ay para sa ating mga inahing nangingitlog. So maganda ito mga ka-farmers, itong King's Vita Plus para sa ating mga inahing nangingitlog dahil meron itong calcium which is yun yung nagpapaitlog sa kanila. At kumpleto na rin ito, meron itong multivitamins, electrolytes, amino acid, meron din itong probiotics na napakaganda para sa mga alaga natin. So isang kutsara lang para sa isang galong tubig yung ilalagay natin na King's Vita Plus. So ito na mga ka-farmers, ready na yung tubig natin para ibigay sa ating mga alagang inahing manok para sa kanilang pangingitlog. Alright. Bago tayo magtapos mga ka-farmers, ay isa-shoutout lang natin ang ating mga kaibigan at mga subscribers dito sa YouTube channel natin. So unang-una, isa-shoutout natin si Helmar Pradilla from Medellin, Cebu. So shoutout sa iyo idol at sana okay kayo dyan sa Cebu. At next is, isa-shoutout din natin si Abdul Malik Yangka TV. So congrats idol, sabi niya, good luck po idol. So sana manotis. So maraming salamat idol, yan na shoutout na kita.
at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So yun lang mga ka-farmers sa araw na ito. Maraming salamat, at kung meron kayong mga katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. Maraming salamat at happy farming! Woo!